Welcome to my blog! This is Delicious Craving, ang kusinera nyo na bake pa. Today's video, gagawa tayo ng banana cake using air fryer. Pwede pala yun, no? Gagawa ng bread sa air fryer. Sige, kung gusto nyo malaman, I will teach you how. Follow my step-by-step tutorial. Please keep on watching! Yan, sa banana pala, pwede kayong gumamit ng any kinds of banana. Pero ako kasi, ang ginagamit ko yung super overripe na banana na lakatan. Kasi siya yung pinakamatamis sa lahat. Pero kung halimbawa, meron kayong overripe na saba or overripe na latundan or any kinds. O yung berde na saging na super overripe, ay napaka-perfect na yun sa banana cake. The more na overripe yung banana, the more na mas okay siya na gawin na banana cake. Okay, simulan na natin sa flour, all-purpose flour. Next, ilagay ang 1 teaspoon ng baking soda. Next, ilagay na natin ang baking powder. Next naman ay salt. Gamit ako ng 1/2 teaspoon of salt. Ito naman ang dark brown sugar. Ang technique pala sa paggawa ng banana cake ay nasa sugar din. Kasi ako, ang ginagamit ko ay yung dark brown sugar. Pero may dark pa dito, yung parang black na. Pag nakakita kayo ng sugar na ganun, mas okay na gamitin nyo yun. Kasi yun yung magiging reason para maging moist yung banana cake. And then after ko na nga mailagay lahat ng dry ingredients, haluhaluin natin siya until well incorporated. Okay, so nagbiyak ako ng 2 itlog. So 2 whole egg yung gagamitin natin dito. After nyo masigurado na walang sira sa itlog, pwede nyo na siyang ilagay. Next, ilagay na natin ang vanilla syrup. So gagamit ako dito ng 2 teaspoon. Next naman ay itong vinegar. So, gagamit tayo ng white vinegar. Okay, next naman sa melted butter. Pwede ka rin gumamit dito ng oil, vegetable oil, palm or canola oil, or kahit na ano oil sa instead of butter. Pero ako kasi, gusto ko ng butter kasi mas nag-a-add pa rin siya ng flavor. Next naman, ilagay ang 1/2 cup of evaporated milk. Kahit anong brand, pwede. Okay, ito yung mashed banana kanina. Overripe banana, ilagay na rin natin. Okay, so nakikita nyo, nahalo na siyang mabuti. Wala na siyang buo-buo. So pag may nakita pa kayong buo-buo, haluin lang natin siya. Hanggang sa dapat ganito na yung kanyang texture. Ayun, may nakikita pa akong buo-buo. Sige, halo-halo pa rin. Ito, gagamit tayo ng non-stick baking paper para mas madali siyang tanggalin kapag luto na. Okay, so yung ginamit ko lang ng panghalo-halo, yung mga excess-excess niya yan, yung pinahid ko lang sa gilid para yung non-stick na baking paper ay tumikip. Okay, lalagay pa na ang wax paper. Okay, ilagay na natin sa... Ilagay na natin sa... Low pan. Ang size pala nito ay 7x3 low pan. Okay, so gagamit ako as toppings ng chocolates na hiniwa ko na maliit. Actually, choco beads talaga yung ginagamit ko, pero naubusan kasi ako ng stock ng choco beads, yung maliliit na bilog. Kaya ang ginawa ko, nag-chop lang ako ng maliliit na chocolate, dun sa chocolate bar na ginagamit ko, which is Savona. Mga mami, yung kamay ko pala malinis ha, saka homemade lang naman to, kaya... Okay, pang kakainin din namin siya. So, ayun. Di na ako gumamit ng gloves. Okay, tapos pagkatapos natin ilagay yung mga choco bits, pwede kang maglagay ng almond nuts or cashew nuts. Again, this is optional lang. Gusto ko lang na may topping siya na ganyan. Pero kung gusto nyo lang na plain na banana cake as it is, pwede naman.
no need naman na maglagay nito. Okay, lalagay ka na siya sa air fryer. Shout out nga pala kay Peach Nika na nag-request nito. Kasi usually, sa oven talaga ako nagluluto ng banana cake. Okay, so 180 degrees Celsius. And then, wait natin sa time. So, isa-set ko to 30 minutes. Okay, let's do the toothpick test para masigurado natin kung okay na yung loob. And it comes out clean, so okay na siya for 30 minutes. After medyo lumamig na siya, so inunga ko na siya. Ayan na ang naluto nating banana cake sa air fryer. Actually, first time ko lang siyang ginawa. Kasi nirequest siya sa akin, no? Isa ko sa, isa sa mga kaibigan ko. Okay? Okay? Papakita ko lang sa inyo kung gaano siya ka-moist yung recipe ko. Kagaya na sabi ko kanina, ang secret lang doon is yung brown sugar. Kung meron pang mas darker na brown sugar, yun ang mas maganda. And look at that, nakita mo nyo yan, meron siyang pabuo-buong banana. Means talaga na marami akong nilagay na banana. Okay? Kaya yun ang nagugustuhan ng mga customer ko. Actually, one of my best seller too. Okay, so kung gusto nyo rin ng ganito, ka-moist na banana cake at masarap na banana cake, i-try nyo siya. Ngayon, kung meron kayong air fryer and wala kayong oven, i-try nyo tong recipe na to. Kung nakaabot kayo sa dulo ng video na to, thank you for watching. No hate, just love. See you on my next one.